Good day guys and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ngayong araw, bali dito muna tayo sa bahay, wala tayong tutorial, wala tayo sa site. Unboxing muna tayo, kumbaga bibigyan kayo ng idea kasi meron sa akin pinadala. Yan, bagong dating lang, pinadala sa akin na camera, sabay-sabay nating tignan yung future nito. I-unbox natin, pakita ko sa inyo advantage itong camerang to. Para meron din kayo idea kung gusto niyo bumili, ilalagay ko na sa description box yung link nito kung paano niyo siya ma-avail. Ayun. Simulan natin, unbox natin tong ating ano, piyadalang camera sa atin, guys. Ayan. And guys, sabay-sabay natin buksan. Bali gagawin natin honest review lang. Kasi anong advantage nito? 'Yon. Tapos disadvantage makita din natin. Kasi syempre, mas maganda siyempre sabihin nyo baka nag-avail niya kayo tapos hindi naman inanin niya house doctor na ito pa rin yung disadvantage niya, kumbaga hindi niya sinabi. Kailangan mas maganda pag tayo magre-review, yan na rin dating disadvantage. Saka, pero siyempre yung advantage nito pag meron kayong gantong ano, gadget or camera. Yan natin, wait lang, medyo siyempre maganda yung packaging niya, nakababble wrap kasi nga camera siya. Kumbaga fragile or pwedeng mabasag na pagtasa. Alam ko ito is from Manila lang, nandun naman sa address. Ayan. Pero lagay ko sa description, ayun, lagay ko sa description box guys yung ano niya, anyang mga detalye kung paano siya ma-avail. Ayun, ito yung kanyang ano, yan, yan yung ano model niya, C6N. Ayun guys, smart home camera. Ayan. Ano siya, mga IP cam din guys ito, yung gantong camera. Kaya ayun, kailangan nyo din ng net sa bahay para ma-operate itong gantong camera. Ayun. Ayan, kung walang net, ayan, di nyo din siya mag-view through phone guys. Ayan. Ayan, isa yun sa ng IP cam compared dun sa mga line. Ayan. Siyempre, pag line naman, hassle magliling niya pa. Or halimbawa, syempre, finish na yung bahay nyo, kailangan nyo pa ng mga cable, madumi naman. Compare sa gantong IP cam, syempre, halos lahat naman nyo, kalimito ng bahay, may mga net na or naka internet na sa bahay. Kaya, itong mga IP cam, advantage sa mga ganon. Kumbaga, kailangan nyo magdagdag ng security camera sa inyong bahay. Hindi nyo na kailangan magpalin niya pa compare doon sa mga CCTV. Itong mga IP cam talagang kumbaga ready to use ta, kumbaga plug and play na lang pag nakabili kayo nito. Ayan. Yun yung ating camera, pero kung anong laki lang niya guys, check natin yung mga kasama niya accessory. Ito dito kinoconnect yung LAN cable if ever kukonnect niyo siya sa internet. Pero alam ko yung mga gantong IP cam kahit hindi na i-connect, through wifi pwede na rin. Ayan, check natin yung mga kasama niya, accessories. Ito for mounting lang, parang ano nyo, sticker siya. Halimbawa, imamounting nyo sa wall or sa slab. Didikit nyo muna to, pakita ko sa inyo pag i-install nyo. Tapos ito yung ano, guide ng drill, yan yung bubutasan nyo. Tapos, ayan, plans for mounting. Ito yung kakabit nyo sa slab, para, ano ba, nakakabit na siya sa slab, nakadrill na. After nyong i-drill, ito yung guide niya, guys. Just i-drill nyong ganun. Yan. Sakto din sa butas. Tapos, pag naka-drill na siya, yun. Naka-slap lang, naka-ano lang siya. Yun. Yun. Nakakapit na siya sa wall or kahit sa ating slab. Then, ang kasama pa niya is, yun. Power supply na, ang volts niya is, wait, guys, medyo maliit. Ayun, 5 volts kasi ano lang na ating cellphone, ayun, 5 volts, 1 amps yung kanyang ano, power supply. Ayun, para lang kayong may naka-charge na cellphone. Ayun, tapos wire niya, ito connected dito sa ating, ito yung pang connect dito sa ating ano, ayan. Sa ating, ayan, power supply. Then, ito yung ano niya. Ayan. Kasi guys, ito, naka-plug na talaga itong power supply niya pag gagamitin nyo itong ating IP cam. Kasi hindi naman siya gagana nang hindi nakakonect sa outlet. Ayan, sa power outlet yung ating
itong ating power supply. Then, kasama niya is yun, tux para for mounting. Then, ayun, wala na. Tapos, yun, yung kanyang ano, manual or quick start guide kung paano siya i-coconnect. Kung gusto nyo, scan nyo na lang itong QR code for another detail sa user manual. Pero, halos lahat naman na, andito na lahat guys sa user manual kung paano siya i-coconnect sa cellphone, kung paano nyo siya i-coconnect sa sa internet. Ayun, pakita ko sa inyo. Ayun, de-demo din natin mamaya kung paano siya i-connect sa internet tsaka sa inyong cellphone guys. Tsaka ano yung mga da-download nyo through App Store or sa Google Play. Kung depende kung anong gamit yung phone, kung Android or iPhone. Ayun. Isa, lumipat ako ng pwesto kasi para mapakita ko sa inyo true phone kung ano paano siya i-operate at paano siya i-configure. Ngayon, unang gawin natin, ayan, dito kay Isvis, itong C6N. Plug natin yung kanyang adapter or power supply na kasama. Ito yung 5 volts na kasama niyang power supply. Plug lang natin siya dito. Itong isa kasi is LAN cable, guys. Ayan. Ito, LAN cable, optional lang yan. Pwede niya siyang hindi i-connect kasi nga, i-connect naman natin siya sa router through Wi-Fi. Ayan, pwede rin kayong gumamit ng LAN cable kung halimbawa may silang or mas mahaba, hindi abot nung ano, range nung Wi-Fi nyo. Halimbawa, ikakabit nyo to, hindi abot nung Wi-Fi nung router, within meter, ganun, malayo talaga. Pwede kayong gumamit ng LAN cable para kung halimbawa, mas malayo nga yung ano, hindi abot nung range nung Wi-Fi, guys. And, connect nyo lang to dito, guys, itong power supply. Yan, para lang kayo may charger ng cellphone or magko-connect ng ano, charger ng cellphone sa inyong cellphone. Yan, guys, yan. Tapos, plug lang natin. Tapos, magsasalita siya, waiting for configure para may connect natin siya sa ano, sa ating router or sa Wi-Fi natin. Yan. Wait lang natin, guys. Tapos, sa phone naman, depende sa gamit nyong cellphone. Yan. Gamit ko is Android. Yan. Punta lang kayo ng Google Play. Yun. For device Wi-Fi configuration. Yun. Yun. Antayin nyo magsalita ng ganun. Wait for configuration. Then, yun, nabanggit ko nga kung gamit nyo is depende kung iPhone or Android phone. Pag Android, ayan, punta lang kayo ng Google Play, download nyo lang itong EasyVis na to, ayan. Type nyo lang EasyVis na yan. Yung EasyVis, tapos ito yung ano, logo niya or icon niya. Download nyo lang. Tapos ganun din sa Apple Store kung ang gamit nyo is iPhone. Sa Apple Store, download nyo lang din to, guys. Dito, nakapag-download na ako. Na ito. Ayan, to, guys. Na-download ko na. Click nyo lang yan. Ayan, tapos, pag nag-download nyo, meron dong auto-login. Login nyo lang. Hindi ko na pinakita kasi lalagin nyo lang naman yung either email account nyo or number nyo. Dito, ginamit ko is number ko. Ayan, para kumbaga for privacy. Yun lang naman. Wala naman masyadong pasikot-sikot. Pag download nyo, open nyo. Tapos, andun yung pangalan, tapos yung number, yun lang. Tapos, okay na. Idadali na kayo ni EasyVis dito, guys. Then, ngayon, pagko-configure yung gagawin natin. Click nyo lang itong plus sign na to, ayan. Kasi, dapat pag gagawin ito, nakaplug yung inyong, ano, camera. Click nyo lang yan. Ayan, kasi di ba may mga video tayo ng camera kung paano din mag-configure. Ito, mas mabilis siya, guys. Sa pagko-configure, ito, ayan. After nyo click, para hindi na kayo masyadong marami pang ano, meron ditong ayan, yung scan. Kasi dito, makikita nyo na ito, may QR code siya. Scan nyo lang yan. Ngayon, kung nawala nyo to, halimbawa, bumili kita, napa-stock, then nawala, or hindi kasama, meron siyang QR code din dito sa ilalim ni camera. Yan, scan nyo lang to, guys, para maan siya, ma-configure, yan. Click lang natin to, yan, scan sign na yan. Ito. Lagi siyang nasa pag naka-repair sa phone, sa right side, ito. Click nyo lang yan. Yan. Then, scan natin si QR code. Oops. Medyo hindi niya ma-read. Wait natin, guys. Yun natin scan. Kasi, mali, ano yung ilaw eh. Yan, wait lang natin for scanning na siya.
Yun, scan na niya. Ina-add na niya yung device after niya ma-scan. Ayan. Power device is on. Ayan. Click natin. Click lang natin yan. Ayan. Lagyan natin yung check. Tapos, next. Ayan. Description. Device configures actually in the process during which is the device connect to router. The Wi-Fi name. Ayan. The password should be transferred from the phone to the device after you enter the Wi-Fi name and password. Ayan. Ayan. Tapos, isa pa guys. Ayan niya. Dapat yung ating router is malapit sa Wi-Fi. Tapos yung device natin is naka-activate or naka-plug. Then yung device, the phone and the router need to be close each other without obstruction. Kumbaga, yung ating phone tapos yung ating itong ating camera, IP cam. Ayan, medyo malapit siya. Nakalagay nga dito is yun, 1.5 meter yung max na layo niya. Kailangan, ayan. Magkadikit siya without obstruction or walang nakaharang sa kanya. Ayan, start natin. Ayan. Then, turn on natin yung location permission. Ayan. Allow only while you're using the app. Ayan, allow natin. Okay lang yan, guys. Ayan. Ayan. After nito, power on the device. Wait until the startup complete. Ayan. Eh, naka-power on na naman yung ating device or naka-plug na. Then, wait natin yung blue flashes. Ayun. Yung blue flashes or yung kulay esul na ilaw. Ayan. Ayan. Click lang natin yon. Ayan. Kasi, nag-ano siya, umilaw na siya ng blue or nag-ano yun, kumurap na yung kulay blue ilaw niya or nag-flash na. Ayan. Next natin. Ayan. Okay na, yun. Tapos, ito yung name ng ating router. Tapos, yung ano lang, yung password ng router natin. Type natin dito guys. Ayan. Type ko lang siya yung password ng router. Yung router mismo guys ha. Yung password ng router dito sa ano. Dito sa ilalim nito. Ito kasi pangalan ng Wi-Fi. Ayan. Tapos dito yung ano, router. Type ko lang guys. Ayan. Ito guys. Ayan. I-type ko na. Ayan. Wait lang. Doon sa medyo kita nyo. Ayan. I-type ko na yung ano. Yung password. Password guys yun ng inyong ano ha. Router. Ayan. Tapos next natin. Yun. Please allow ISVIS to access the device app in the upcoming pop-up. Yan. Connect lang natin siya. Device use with the ISVIS. Yan. Connect lang natin. Wait lang natin. Medyo nag-ano pa. Yan. Yun yung problema sa net namin niya. Medyo nag-bab-bab siya. Yun. Okay na. Connect natin guys. Yan. Yun. After niya, pwede natin kung saan siya nakalagay, kung living room, bedroom, kitchen, kids room, basement, ayan. Or pwede niyo rin siyang rename, ayan, or others, ayan. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Yun. Narinig niyo. Wi-Fi connected. Yun, nakakonnect na siya sa Wi-Fi, narinig. Ganun lang kabilis, guys. Kumbaga, platform registration successful. Yun. Kapag ka, ano, ganun lang kabilis, pag nag-download kayo ng ISVIS, kumbaga, nandito na rin yung tulong. Kung paano siya i-connect, hindi na kayo mangapa. Kasi step by step na nga siya, guys. Ayun. Kailangan lang yung password ng inyong Wi-Fi. Ayan. Sorry, ng inyong router. Ayan. Tapos, next nyo. Lagay natin ang bedroom. Oops. Tapos, next lang natin. Configuration complete. Yun. Welcome to EasyBiz. Yun. Okay na ating configuration. Ayan. Wait natin. Ito is... natin. I-ice lang natin. Ito yung ating cam, guys. Eh, nakakonect na siya. Tapos, yun, o. Oh. Ayan, harap natin sa atin. Tapos, natin. Next natin. And, guys, na-configure na natin. Yan yung mga future naman niya. Pakita ko sa inyo. Itong ating camera. Ayan. Ano lang natin. I-adjust lang natin yung cam kasi kita nyo. Hindi kita yung aking, ano. Kumbaga, t-shirt lang. Ayan. Dito tayo sa PTC, click lang natin para ma-move natin. Kasi, yung nakagandahan, makokontrol natin yung ating ano camera through phone. Ayan, click nyo lang yung PTC na ito, guys. Tapos, pwede nyo siya itaas. Yan. Yun. Yan. Ayan, guys. Pwede nyo siya move left, right, up, down. Ayan, through PTC. Then, pwede nyo siyang snapshot or parang sa cellphone screenshot. Kung halimbawa, meron kayong na-view na gusto nyo, ano, pwede nyo snapshot, guys, ito.
click natin si snapshot. Yun. Tapos nag-penance sa ano, sa record 'yan. Ayan, nagre-record na siya pagka ganyan. Kailangan naka-blue highlights yung record niya, guys. Medyo pasensya na kayo, gawa ng di kita. Okay. Oh, ayusin natin yung pwesto ng ating phone para kitang-kita nyo. Ayan, ito. Ayan, guys, dito. Tapos, kung halimbawa, nasa ano kayo, nasa work, then ito, camera nasa bahay. Basta nakakonect yung inyong phone kahit naka ano kayo data, tapos ito basta nakakonect internet, pwede kayo ditong press nyo lang itong talk, guys. Ayan, ito yung talk. Ayan, tapos medyo dasakita nya, tapos allow nyo lang yan, guys. Ito yun, medyo maliwanag eh. Wait natin para ma-view ni camera. Para kitang-kita nyo. Yan. Ito. Yan, yung pwestong yan. Allow nyo lang. Yan, pwede na kayo magsalita. Pag nagsalita kayo, true phone. Yan, nag-ano lang. Nag-feedback. Yan, nag-feedback lang siya kasi masyado nang malapit. Halimbawa, magsasalita kayo sa kasama nyo sa bahay. Sasalita lang kayo, maririnig na dito. Yan, pwede rin. Yung marinig, yung sinasabi niya rito, true phone, guys. Ayan. Tapos, yung features pa niya, ito. Ayan, meron pa siya nakalagay dito, ano, yung definition. Yun yung, ano, quality ng camera. Ayan, if ever, high definition, or full HD. Yun, depende sa magiging view ng camera niya, guys. Ayan, pag full HD, ito nyo, kung ganong kaliwanag na siya. Medyo, ano lang kasi, ano siya doon sa ilaw, eh. Kumbaga, na ano siya susunod. Tapos, ayan. I-save lang natin. Ayan. 360 tapos. Ayan. Sa-up lang natin, guys. Ayan. Ngayon, pwede rin naman kasi meron mga nagtatanong. Pwede baga limang camera sa isang phone? Ayun, pwede po, guys. Back nyo lang to. Or sorry, nakaback na tayo. Ito yung plus icon. Ayan, sign na yan. Pag mag-a-add lang kayo, yung same procedure lang nung ginawa natin kanina. Halimbawa, meron na kayong isang gantong ISVIS IP cam. Ayan. Then, nagdagdag kayo. Plug nyo lang ulit yung bagong yung IP cam. Then, click nyo lang itong plus icon na yan. Ayan. Tapos, ayan. Scan nyo lang ulit. Kagaya nung ginawa natin na process kanina. Ayan, ma-a-add na yung ano nyo. Yung bagong device nyo or yung dagdag nyo na ano, na camera. Ngayon, sa pag-aano naman ito, pagre-record, or para nyo ma-view yung record nyo, na ito yung icon na to, ayan. Ito sa baba na to, click nyo lang yan. Yun yung record nya kanina, guys. Yan yung ating ano, play nyo lang. Yan yung ano kanina, yung nangyari kanina ito. Yung ginagawa natin kanina na ano, na tutorial ito. Yan yung nakarecord na kanina, guys. Yun, nagre-record na siya. Yun. Yan, bali yun lang yung ano natin. Pwede naman. Yan na siya. Full screen natin para kita nyo. Sorry. Yan. Full screens na siya. Full screen. Yan. Tapos ito yung ano natin. Click nyo lang siya. Lalabas yung mga icon. Kung ano ba, PTC, snapshot, camera, o magsasalita kayo, or yung high definition. Tapos yung record niya na ito. Yan. Pag naka-full screen siya sa inyong cellphone. Yan. Yun yung kagandahan sa IP cam, guys. Kumbaga, hindi nyo na kailangan maglinya or mag ano pa, yung maglagay na ang meron pa kayong DVR. True phone na lang, hindi nyo na kailangan ng DVR, hindi nyo na kailangan ano. Yun ang advantage kay IP cam. Basta may net kayo, hindi na kayo maglilinya. Kumbaga, nabanggit ko kanina, plug and play na lang si IP cam, guys. Ayan. Tapos, anywhere, pwede nyo siyang ma-view. Although, yung ating, ano, mga kinakabit na CCTV camera, pwede rin siyang ma-view. Kaso, syempre, kailangan yung DVR nakakonect din sa internet. May video din tayo nun kung paano i-connect yung ating regular na DVR sa internet kung paano siya, yung ma-views through phone, yun. Yung nakagandahan lang kasi dito sa gantong IP cam, kumbaga, yun, plug and play, tapos pwede nyo siyang anywhere, kasi lagi nyo naman dala yung phone nyo, ma-view nyo siya kahit saan, guys, yung nakagandahan dito. Tapos, napaka, ano lang niya, ayan, hindi siya hassle maglinya. Tapos, di ba, kung paano siya i-configure, hindi naman siya hassle,
Kumbaga, hindi siya napakahirap i-configure. Download lang kayo ng EastVis app, yun. Either compatible siya, either iPhone or Android phone yung gamit nyo. Ayan, pwedeng-pwede siya. Kasi may mga ano na hindi pwedeng kay Android. Hindi, may mga app na ganun, hindi pwede kay Android, hindi pwede kay Apple Store. Yun, meron mga ganun guys eh. Ayan. Yun lang kabilis guys. Ayan, nais ko muna magpasalamat do sa nagbigay sa atin ng gantong camera. Yung EastVis, ayan. Itong EastVis, tapos C6N, ito yung ano niya, yung model ng ating camera. Ayan. Maraming salamat po sa pagtitiwala, sa pagbibigay ng camera sa atin. Paano, tsaka mapakita sa mga subscriber natin kung paano siya i-operate. At i-review na rin natin kung ano bang advantage niya or disadvantage. At least, advantage, wala naman ako masyado sa kanyang may ano. Kasi nga, ayun, handy na siya. Tapos, plug and play na lang. Kumbaga, hindi niya kailangan maglinya. Kahit hindi naglilinya or gumagawa ng CCTV installer, hindi maka-installer, magkakaroon kayo ng CCTV sa bahay. Yun yung gusto ko kay IPcam. Kasi lahat nga naman ngayon, lahat ng bahay alos, naka-net na or may internet na sa bahay. Tapos pag lumabas na tayo, naka-internet na tayo, may data pa tayo sa bahay. Sa cellphone, di ba? Kumbaga, lalo ngayon, nagkaroon ng ano, meron ng ano, yung mga work from home, kailangan nila ng internet. Kaya, yun, lahat meron ng internet. Tapos nag internet sa school na, di ba? Yun, kaya lahat may net na sa bahay. Kaya napakabilis na ano, mag ano ngayon ng camera, maglagay ng camera sa bahay. True IPcam, guys. Ayan. Yun, maraming salamat po muli sa inyong lahat doon sa wala sawang sumusuporta sa mga video natin. Doon sa mga nag-follow na rin doon sa FB page natin. At kung ngayon pa lang kayo nakapanood ng video natin, follow nyo na rin yung FB page natin na House Dr. Tutorial. Subscribe nyo na po itong channel natin na House Dr. Tutorial. Tsaka isa natin channel na Uno Kenshin TV. Then, subscribe nyo na. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para like and updated sa mga video ina-upload natin guys. Yan. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Stay safe and God bless po ulit.